Tatlong Pilipino pa sa Saudi Arabia ang nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Posibleng magpadala na po ng team ang Department of Health sa Middle East para mas mabantayan ang lagay ng mga apektadong Pinoy. Nakatutok si Steve Dailisang. Minomonitor sa intensive care unit ng isang ospital sa Saudi Arabia ang isa sa tatlong Pilipinong nurse na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa dalawang nasa isolation ward, isa ang nakitaan ng sintomas habang isa asymptomatic o walang sintomas pero positibo sa virus. Hindi tinukoy ang kanilang pagkakakilanlan pero batid na raw ng kanilang kaanak ang kondisyon. Ang mga pamilya nitong mga OFW na ito ay nakikipag-ugnayan din sa OWA at sa ating pamamagitan, no? Nakakakuha sila ng information at para nang i-ano natin sa kanila na i-allay natin yung kanilang pangamba. Bukod sa pag-monitor sa kondisyon ng suspected cases ng MERS-CoV, may direktiba na rin ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga labor attaché sa mga bansa sa Middle East na magpa-fill up ng basic information sheet tulad ng pangalan, complete address at contact number ng mga papauwing OFW sa Pilipinas. Bahagi raw ito ng proseso ng Overseas Employment Certificate na isusumitin nila pagbalik nila sa trabaho matapos ang bakasyon sa bansa. Sa kabila ng banta ng MERS-CoV, mas tumaas pa raw ngayong Abril ang mga OFWs na papalipad sa gitnang silangan, kaya patuloy silang pinapaalalahanan ng mga otoridad. Huwag ganong mag-handshake, yung hugging, no? Use face mask, regularly wash your hand, use hand sanitizers. Malaking tulong din ang pagpapalakas ng resistensya para hindi basta-basta kapitan ng sakit. Pinag-aaralan na ng Department of Health o DOH ang pagpapadala ng medical team sa Middle East countries para i-monitor ang kondisyon ng mga Pilipinong apektado ng MERS-CoV. Nasa 339 na ang kumpirmadong kaso ng MERS, kasama na rito ang 26 na bagong kasong naitala sa Saudi Arabia. Umabot na sa 102 ang bilang ng mga namatay, kaya porsigido mga siyentipiko sa paghahanap ng MERS virus antibodies na posible maging susi para labanan ang nakamamatay na sakit. Sa ulat ng Reuters, malapit-lapit na raw sa pagtuklas ng bakuna ang dalawang magkahiwalay na pag-aaral kaugnay sa MERS-CoV. In coordination naman tayo with the experts like CDC and WHO, kung ano ba yung mga bago sa mga sakit na ito at ano ba yung mga bagong approach na ginagawa para ma-address kaagad yung problema. Ang good news, MERS-free pa rin ang Pilipinas. Apat na lang ang hindi makontakt sa 414 na pasaherong kabilang sa Etihad Flight 424 na sinakyan ng isang Pinoy nurse na naunang nagpositibo sa MERS-CoV nung siya ay nasa United Arab Emirates pa pero kinalaunay nagnegatibo dito sa Pilipinas. Pero dahil paso na ang 14-day incubation period ng MERS-CoV, wala nang dapat ipag-alala. Negatibo rin naman ang mga nasuring pasaherong kabilang sa flight. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.